Recording in progress. Okay, we have another question, no? From Kawer Pangpil dyan, Alex. Okay, so sabi ng tanong niya dito is, an insulating element generally of elongated, no? Ibig sabihin, pahaba, no? From with transverse hole, no? Ano ba ibig sabihin ng transverse hole? Pag sinabi natin transverse, it is a vertical hole, no? Hindi siya pahala, patayo siya, no? Vertical hole siya, no? For slat, for the purpose of insulating two sections of a guy. So more or less, magkaka-idea ka na, no? So may keyword na, okay? And provide insulation between structure and the anchor, okay? So may keyword tayo eh. What's the keyword here? Ayun, ang keyword, guy, no? Hindi si Ate Guy, ha? Si guy. So ang sagot natin, guy insulator, no? Pero lanusin natin lahat, no? Para alam natin ang itsura niya pag nakita natin sa field, no? So alamin natin, ano ba itsura ni guy insulator, pin insulator, strain, and spool insulator. Kasi mga importanteng insulator to, may encounter natin to sa usually sa power distribution, no? So let us have here. Yan. So ito po is a type of pin insulator. Yung mga pin insulator po, yan po yung mismong nakalagay dun sa ibabaw ng poste ni Meralco, no? Limbawa, ito tayo partner. Ito yung poste ng Meralco. So ito po yan, no? So yan po yung pin insulator natin. Ito, yung nasa ibabaw, ibabaw ng cross arm, no? Nasa ibabaw ng cross arm. Yung cross arm, ito po yun, no? Kasi kung ito yung transformer mo, ayan siya. So ito po yung cross arm natin. Okay? So yung pin insulator yung nasa ibabaw. So usually mga pin insulator natin, ang rating niya naka KV, no? Sa power distribution, no? Siyempre mas mataas 'yang compare doon sa ating ano eh. Tawag dito yung voltage, no? Halimbawa, ang voltahe natin 34.5 kV. Mas mataas yung rating nitong pin insulator doon sa 34.5 kV ni Meralco, no? So mas mataas doon. Usually an insulator is being size, the basis is the voltage, no? Di ba pag nagsasize tayo ng conductor, the basis is the ampere, no? The ampere, yung amperahe, pag nagsasize ka ng conductor. Pag nagsasize naman tayo ng insulator, ang basis natin, voltahe. Okay? So, voltahe yan. So, okay, so in terms of the voltage, no? So halimbawa ang rating nito to, makikita natin dito. Oh, 11 kV. Ano ba ibig sabihin ng 11 kV? Kahit yung ano natin, ano? Tawag doon yung conductor natin sa building 600 volts, 'di ba? May rating siya. So that is actually your basic insulation level, no? Yung tinatawag na BIL rating, no? BIL rating is also known as the dielectric strength of an insulator. Ibig sabihin, hindi ka sosobra doon, no? Pag sumobra ka doon sa voltahe na rating niya, 11 kV, halimbawa 11 kV. Pag sumobra ka sa 11 kV, no, ano mangyayari? Alam nyo ba mayroong mga pin insulator na babasag yan? Isa yan sa trabaho ng mga linemen. Actually, I worked with Meralco before as a training consultant for 3 years. 2005 to 2008. So, ang ating mga ano doon, ang trabaho ko, ano rin, nagtuturo din ako sa mga linemen. No? So, yung mga linemen, ano sila, nagpapalit sila niya. No? Nagpapalit sila niya. No? Pinapalitan nila yan. No? So, makiting ba kayo ng poste, sir, sa Meralco? So, actually, mga lineman yung gumagawa nun. Tayo, we as an engineer, so, we supply them the theoretical aspect of electrical technology. No? So, yun ang ating trabaho. Kasi karamihan ng kanilang mga linemen ay high school graduate, mga undergraduate, mga college. No? So, yun po. Okay, kaya kailangan silang i-train pa rin theoretically kasi para mas maintindihan nila yung ginagawa nila.
Okay, na-explain natin sa kanila yung bakit ganun, bakit ganyan, no? Ang sagot dyan nasa theory, no? Okay, so let's go here. Punta tayo dito. Ito naman yung tinatag na spool insulator. Familiar naman tayo, yan yung nasa secondary rack, di ba? Ito, ito, di ba? Yan, nasa building, o kaya nasa poste, no? Secondary rack, ayan yun, ayan. Di ba, naka-vertical na ganyan. Spool insulator naman yan, no? Tawag dyan. Ito naman yung strain insulator. Yung strain insulator sa mga poste rin yan, yan. Mga strain insulator yan, yan. Strain insulator. Okay? Actually, type mo lang kay paring Google, strain insulator. Napakarami ng picture na ilalabas, no? So, sarap mag-aral ngayon, ano? So, makikita na natin lahat yung mga ano information dyan na kailangan natin. Yan na po, yung ating guy insulator. Guy insulator. Although sometimes po kasi ang tawag din po kasi ng iba dyan, strain insulator. But to be specific, kasi yung tanong kasi naka-ano dun sa guy, eh, di ba? So, usually tawag sa kanya, no? Guy insulator. Pag ginamit mo siya sa mga guy wire, di ba? Ito. So, para maka-support yan, no? Para hindi basta babagsak yung poste mo, di ba? Yun ang trabaho ng ating guy, eh, di ba? Para for mechanical protection, eh, di ba? So, kailangan mo nitong, ano, kasi, halimbawa, meron kasing poste na metal, no? So, at least, kung maging grounded man tong isa, eh, hindi mag-ground dito. Ito yung malapit sa tao, yung pababa, di ba? Mapahawak, hindi ka makuryente, di ba? Magkaroon man ng line to ground fault, no? So, maging grounded man yung poste mo, at least dun lang, sa taas pa rin niya, no? Taas pa rin niya. So, dito. Ay, naalala ko nung bata kami, naglalambaras kami dyan eh. So, ganun, ano? Okay? So, eto. Okay, guy insulator po yan. Kasi ginamit siya sa guy eh. Okay? So, that's it. Thank you.